Okay, magandang gabi muli sa inyong lahat na mga taga-subaybayan namin, taga-panood sa YouTube at sa Facebook. Ngayong gabi ating tatalakayin ang pangalawang parabola na ating i-discuss ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan o pag-aaral, yuyuko po tayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, muli naming itagubilin, Ama, ang mga banal na bagay sa inyong mga kamay. Kami, mga abang lingkod lamang ninyo na nangangasiwa sa pangangaral. Ngunit marami pong mga tao na maabot ninyo sa ministeryong ito. Hinihiling namin naman ang inyong pangangasiwa na inyo kaming lukuban ng inyong kapangyarihan, lalo na sa paksa naming tatalakayin ngayon, mga parabula na iniwan ng aming Panginoong Hesus. Ngunit mayroong magandang kahulugan at panawagan sa lahat ng mga makasalanan na magbalik loob. At umaasa ko, Panginoon, na sa paksa na aming tatalakayin ngayon, ipagkalob ninyo sa amin ang banal na Espiritu na siya pong mangangasiwa sa aming pag-aaral. Pangasiwaan din ninyo ang aming mga kaibigan na nanonood sa internet. Nawa mahabag kayo sa kanila na maabot sila sa inyong pabalita at sa pamamagitan ng Gospel of Jesus Christ. Sila po'y magbalik loob at maglilingkod sa inyo. Umaasa din kami na ang mensahe na aming dadalhin, ito'y magsilbing babala sa malapit na ninyong pagdating sa sanlibutang ito, na bago ito mangyayari, maabot namin sila mula sa ang kanilang mga kamay at mailigtas namin sila sa kapamakan. Salamat, Ama, sa inyong paggamit sa amin bilang kasangkapan sa gawaing ito, at umaasa kami ng inyong pagpapala igawad ninyo sa gabing ito. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Linisin ninyo kami upang magawa namin ang inyong gawain sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maganda pong gabi, at ang ating paksa na ating tatalakayin ngayon may kinalaman uli sa parabola ng ating Panginoon. At ang Gospel of Jesus Christ patuloy na umaabot sa inyong lahat. At umaasa kami na ang mensaheng ito inyong maunawaan. Ang paksa na ating tatalakayin, isang simpleng paksa na ating masusumpungan, kaakibat sa ating pinag-aralan kanina na parabola patungkol sa nawalang tupa. At ngayon ating tatalakayin naman ang isang parabola na mababasa natin sa Matthew 13, 45 to 46. At kung inyong iatras ang talata sa 44, patungkol po diyan sa hidden treasure, kayamanan na natatago na aksidenteng nakita ng nagbubukid. Ngunit ang tatalakayin natin ngayon, iiwan muna natin yan sapagkat gusto kong itatopic natin ngayon ay related sa parabola ng the lost sheep. Kasi sa parabola ng lost sheep, ang Panginoon ang naghahanap sa makasalanan. At related po ang parabolang ito sa susunod na paksa na ating tatalakayin, ating pag-aralan din ang paksa patungkol sa parable of the hidden treasure. Marami ding nakakasumpong sa katotohanan ng Panginoon by accident. Hindi nila pinaplano, hindi nila iniisip na sila po'y makakasumpong sa kaligtasan, ngunit by accident ay sa pamamagitan ng aksidenteng pangyayari ay nasusumpungan nila ang kaligtasan. Marami ding mga nakakasumpong ng kaligtasan ang katotohanan kanilang na buksan lamang sa internet. Aksidenteng nakikita nila ang mensahe sa YouTube. At ito po yung marami, mayroon pong nagtestimony. No? Isa sa mga testimony na aming napakinggan ay ang testimonya ng aming kapatid sa Israel. Sabi niya, "Brother, ako'y hindi mahilig mag-YouTube. Pero isang araw, nagbukas ako ng YouTube at nabuksan ko ang programa mo sa YouTube. Aksidente lang na pangyayari. Ngunit nang napapanood niya ang pinakauna kong topic na kalagayan sa mga patay, nagugulat siya sa isang katotohanan. At nung sabi niya, ito pala ang turo ng Biblia. At pinapanood niya ang iba ko pang mga topic at nagtatapos ang kanyang panunood na siya po'y nagdesisyon na magpabaptize. Aksidente. No? Pero ngayong gabi, ating pag-aralan ang isang katotohanan na mayroon ding mga taong naghahanap ng katotohanan na hindi aksidente. At ating pag-aralan ang parabola patungkol sa parable of the pearl.
Pero bago dyan, ating binabati din muna ang lahat nating mga kaibigan na nanonood sa lahat ng mga bansa. Saan mang sulo kayo sa mundo, binabati namin kayo. At maligayang panunood sa ating programa. At abangan pa ninyo ang iba't iba nating programa na bubuksan namin. Kanina inyong napakinggan ang programa patungkol sa kalusugan. Ating nalalaman ang kaaway, gumagamit siya ng kasangkapan upang mapahamak tayo. Ginamit niya ang iba't ibang uri ng mga bisyo. Ito ay nagpapahamak ng ating kalusugan. Pero ngayon, ating pag-aralan ang isang porsyon, turo ng Panginoon sa Biblia, gaano tayo kamahal. At gusto kong tatalakayin ito, mga parabola ng Panginoon, upang maintindihan na ninyo gaano kayo kamahal ng Diyos at nais niyang abutin kayo. Ngayong gabi, ating pag-aralan ang Parable of the Pearl. Ating mababasa sa Matthew 13:45 at saka 46. Sabi niya, basahin ko sa King James Version. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearl, who when he had found one of great price, went and sold all that he had and bought it. No, itry ko nating babasahin sa Tagalog. Sabi ng sa Tagalog version na Biblia, sabi niya dito, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong mangangalakal na humahanap ng magandang perlas. At pagkakasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya, ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tandaan ninyo ang parabolang ito, the kingdom of God is like this. Kahalintulad ang kaharian ng Diyos sa parabolang ito. Ang parabola ng Panginoon, napapansin ninyo, gayon din naman ang kaharian ng Diyos. Katulad ng isang taong mangangalakal na ginagahanap ng mamahaling perlas. Kung sinasabi ko na sa inyo kanina, ang taong nakakasumpong ng Panginoon, siya po'y naghahanap, hinahanap niya ang katotohanan. Oh, mayroon din po akong nanonood sa Quezon City, siya po'y membro ng Born Again. Pero napapansin niya, mayroon pang kulang ang kanyang simbahan kung saan siya bilong. There is something that he is seeking for. Mayroon pa siyang emptiness, mayroong katotohanan siyang hinahanap. Pero nang napanood niya ang programa natin sa internet, siya po'y unti-unting natututo at hanggang ngayon, hindi na po siya membro ng kanyang iglesia, kundi membro na natin. At sa susunod na mga Sabado ay dadalawin ko siya sa simbahan natin sa Fairview, malapit sa Fairview. Mga kapatid, marami ganun din. At sa kanilang mga testimonya, no, nang narinig nila ang katotohanan, naintindihan nila. Sabi ng Panginoon, marami akong mga tupa sa ibang kulungan. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit ang aking mga tupa nakikinig ng aking tinig. Kapag marinig nila ang tinig ng Panginoon, nakikilala nila. Nadadama nila ang tinig ng Panginoon na ito'y sa Panginoon. Kaya sila po'y sinunda nila ang tinig ng Panginoon at nakarating sila sa kanila, sa kulungan ng Panginoon. At ito po yung layunin ng aming ministry ngayon. No? Na inyong madadama ang panawagan ng Panginoon. Maraming mga taong naghanap ng Panginoon na naghahanap sila sa iba't ibang mga denominasyon. Pumasok sila sa ibang sa denominasyon pero nadadama nila ang na mayroong kakulangan. Hindi napupunuan ang kanilang pangangailangan. Hindi nila nakikita ang katotohanan kung saan sila bilong. At hinahanap nila ang gabay ng Panginoon sapagkat alam nila ang tinig ng Panginoon. Alam nila na ito sapat na katotohanan. Katulad siya sa isang taong naghahanap ng mamahaling perlas. At alam ninyo mga kaibigan, ano ba ang sinisimbuluhan sa mamahaling perlas? At sa aking harapan, nandito po, sabi sa sulat ni Ellen G. White, sa kanyang sulat sa Christ Object Lesson, ang mamahaling perlas, no other than the gospel of Jesus Christ inside the Bible. Ang salita ng Panginoon, ito po ang perlas na hinahanap ng mga taong naghahanap ng kaligtasan. No? Sana inyong maintindihan.
No? Ang perlas na hinahanap, ito po'y kaligtasan na hinahanap ng taong makasalanan. Tandaan ninyo, kaya nga sabi ni Jesus Christ, ang kaharian ng Diyos, katulad ng isang taong mangangalakal, taong naghahanap ng kaligtasan, naghahanap po siya ng mamahaling perlas. Ngunit nang nasusumpungan niya ang isa, bakit nang nasusumpungan niya? Nung nasusumpungan niya, humahanap siya ng maganda, ngunit nang nakakasumpung siya ng isang mamahaling perlas, bakit binabanggit ng Biblia na isa? Napapansin ba ninyo sa ating pinag-aralan kanina na mayroon siyang isang kulungan? Diba? Na-realize ninyo yan? Sapagkat nang umalis ang ating Panginoon sa sanlibutang ito, mayroon lang siyang ininiwang isang kawan. At hindi po kalooban ng Panginoon na sa ating kapanahunan ngayon, maraming relihiyon. Hindi po niya kalooban yan. At alam ninyo ano ang dahilan kung bakit dumami ang relihiyon. Sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ninuman. Sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan, hindi para iligtas ang mga tao, ngunit ililigaw ang marami. No? The purpose, ang pag-purpose ni Satanas kung bakit niya pinadami ang religion, just to deceive. No? To lead the people of God astray from the fold of God. Ito yung tunay na kadahilanan. Ililigaw niya ang mga tao. Pero napapansin ninyo, ang nakakasumpong ang isang taong mangangalakal na naghahanap ng katotohanan, nang nakakasumpong siya ng isang mamahaling, mahalagang perlas, yumaon siya, ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, Brother John, kung itong mahalagang perlas, ito po yung Gospel of Jesus Christ. Kaya nga ang programa namin sa internet, pinamagatan namin itong The Gospel of Jesus Christ. Because our intention of this program is to preach the Gospel of Jesus Christ. At ang mga parabola na aming binuksan ngayon ay Gospel po ito ng Panginoon. At umaasa kami na inyong maintindihan ang pananawagan ng Panginoon para sa inyong kaligtasan. No, napapansin ninyo, nang nasusumpungan niya ang mahalagang perlas, yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. No, ngayon, Brother John, kung ang perlas na yan ay ito pala yung Gospel ng Panginoon, ano naman ang kahulugan ng lahat ng mga tinatangkilik? Napapansin ba ninyo sa parabulang ito, mga kaibigan, na ang pinaka-pangunahing kondisyon na mabibili ng naghahanap ang mamahaling perlas, maangkin mo lamang ang perlas sa isang kondisyon. Anong kondisyon ang binibigay ng Biblia sapagkat ang kaharian ng Diyos ay katulad nito? Nang nasusumpungan niya ang mamahaling perlas, siya po'y umuwi, yumaon siya. Ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. In barter of this costly and precious pearl, pinagbibili niya ang lahat niyang ari-arian. Tatanungin ko kayo ngayon, ang isang makasalanan o ang isang taong makasalanan katulad ko at katulad ninyo, ano ba talaga ang ating ari-arian? Sa totoo lang, kung gusto ninyong malaman kung ano ang ating ari-arian, maintindihan ninyo yan. Kung inyong pag-aralan ang topic ko patungkol sa tithe. No? Itinuturo ko doon sa mga talata ng Biblia ano ang pag-aari ng Diyos at pag-aari natin. At kung inyong mapapanood yung topic ko yung patungkol sa tithe, magugulat kayo. Lahat ng inyong ari-arian, hindi tayo, lahat ng ating pag-aari, hindi ang Diyos, hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari kundi ang Diyos. Sinasabi ng mga talata na aking binibanggit doon, ang sanlibutan ay sa Panginoon, ang salapi ay sa Panginoon, ang kabundukan at karagatan ay sa Panginoon, at pati buhay natin ay sa Panginoon. Ano ang ating pag-aari? Mayroon lang tayong isang pagmamay-ari na ibibinta natin, at kung atin itong ibibinta, pwede nating mabibili ang perlas. At alam ninyo kung ano ang ating pag-aari, na sarili nating pag-aari. Walang iba po ang aking kasalanan at ang inyong kasalanan. Napapansin ba ninyo sa parabulang ito?
nang ang tao naghahanap ng mamahaling perlas nang nakakasumpong siya ng isa. No? Nang nasusumpungan niya ang tunay na kayamanan. Yumaon siya, ipinagbilibili niya lahat niyang tinatangkilik. Ang tinatangkilik sa taong ito na naghahanap ng maraming perlas, nagsimbolo po yun ng kanyang kasalanan. Ito po ang tunay na ating pagmamayari na hindi pagmamayari ng Diyos. At ito po ang nais ng Panginoon na maintindihan natin sa kanyang pabalita, sa kanyang gospel. Ito yung gospel of Jesus Christ na aming pinapangaral, na gusto naming maintindihan. Kung gusto ninyong maangkin at magkakaroon ng tunay na kayamanan sa kalangitan, gusto ng Panginoon ibibinta ninyo ang lahat ninyong ari-arian kapalit sa tunay na kayamanan ng kalangitan. Ang kayamanan ng kalangitan, ito po yung kaligtasan. What is the gospel all about? Atin itong pag-aralan. The gospel is about restoration, salvation and restoration. Ang gospel, mga kapatid, ito po ay nangangahulugan ng kaligtasan at pagbalik sa tunay nating kalagayan. At mga kapatid, ito po ay mahalaga. At ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito, at nais ng Panginoon, yumaon siya, no? Ipinagbili niya ang lahat niyang ari-arian, at pagkatapos niya na pinagbibili ang lahat niyang ari-arian, ay binili yaong mamahaling perlas. Paano ba natin ipagbibili ang ating ari-arian? Lalapit tayo sa Panginoon, Panginoon, upang mabili ko ang tunay na kayamanan, na kaligtasan na aking hinahanap, nandito po ang aking ari-arian. Gusto ko itong ipagbibili. At alam ninyo kung sino ang makapag-alis sa inyong kayamanan o pag-aari, walang iba ang ating Panginoon. Kaya na-topic po natin ang baptism, paano lilinisin ng Panginoon ang ating kasalanan sa isa lang na paraan. Kapag lalapit tayo sa Kanya, ikukumpisal natin ang ating kasalanan at mananampalataya tayo sa Kanyang sakripisyo, no? At magbalik loob, talikuran na ang kasalanan. Hindi na natin uulitin ang kasalanan, hindi na maghahari sa atin, at tayo'y magpabautismo, linisin ng Panginoon ang ating kasalanan at makakalakad tayo sa panibagong buhay. No, napapansin ninyo? Ganon. Mayroon akong kwento sa inyo. Mayroong isang babae na siya po'y inuutusan ng kanyang ina na bibili ng asin. Sabi ng kanyang ina, anak, magluluto po ako pero wala tayong asin. Pero pupunta ka sa tindahan, bibili ka ng asin. No? Sapagkat malayo ang tindahan na pupuntahan ng kanyang anak na babae, ay malayo ang nilalakbayan pero hinintay siya ng kanyang ina. At ngunit bago siya makarating sa pinakamalapit na tindahan, dumaan po siya sa isang pulong kung saan ang Seventh-day Adventist Evangelist gumawa po ng isang pulong patungkol sa Daniel and Revelation Seminar. Bago siya makarating sa tindahan, dadaan siya kung saan nagkandak ng Revelation Seminar ang dalagang ito na inutusan ng kanyang ina. Sinasalubong siya ng mga kabataan. Sabi ng mga kabataan, pwede ka ba namin maimbitahan? Dito po yung invitation namin. Ngayong gabi lang mag-umpisa ang Revelation Seminar. At gusto namin na nandito ka, kasama namin. Binigay ang invitation, ang batang babae nagmamadali. Bumili siya ng asin at pagkatapos umuwi, binigay niya sa kanyang ina. At mamaya-maya nagpapaalam siya sa kanyang ina. Mama, mayroon pong pulong akong dadaduluhan. Pwede ba akong umatin doon? Daniel and Revelation Seminar. Gusto kong dadalo doon. Pero nang pinapayagan siya ng kanyang ina, sa isang kadahilanan, sinasamahan siya ng mga kaibigan niya na dumalo din doon sa Daniel and Revelation Seminar. Alam niyo nung natapos, unang gabi, nabuksan ang kanyang pag-iisip patungkol sa salita ng Panginoon. At kanyang nauunawa na sa buhay, kung saan siya nabubuhay, mayroon palang Diyos na lumikha at nagmamahal sa kanya. Sabi niya sa susunod na gabi, babalik uli ako.
Sa sunod na gabi, iba namang mga paksa ang tinatalakay at mayroon na naman siyang natutunan. At nauunawa niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi niya, napapansin niya ang pagkakauhaw sa kanyang buhay. At sabi niya, sa susunod na gabi, hanggang hindi niya napapansin, hanggang natatapos niya ang Daniel and Revelation Seminar. At isang araw, kung saan, bago matatapos ang Daniel and Revelation Seminar, kinukunan po siya ng desisyon. Sabi ng ministro ng Ebanghelyo, sabi niya, ito niyon yung panghuling gabi kung saan ituturo ko sa inyo ang aklat ng Revelation. Ito na narinig na ninyo ang panawagan ng Panginoon sa kaligtasan at nasa sa inyo ang desisyon. Pero bago ako matapos sa programa ng pangangaral sa lugar na ito, hindi ko kayo iiwan na hindi kukunin ang inyong desisyon. Sino sa inyo ngayong gabi ang magdesisyon na siya po'y mangakong maglilingkod sa Panginoon at magtatapat at willing na lilinisin ang Panginoon ang kanyang buhay at ang pangako ng Panginoon, samahan kayo. Ilan sa inyo ngayong gabi ang mangakong maglilingkod sa Panginoon at mag-respond sa panawagan ng Panginoon sa kaligtasan na kanyang inalok? At alam ninyo, ang kabataang ito, nagdesisyon din siya. Willing din siya. Habang nakikinig siya sa panawagan ng pastor, nag-umpisang tumutunog ang kaba ng kanyang dibdib. Sabi niya, tama. Sabi niya, kahit ngayon ko nauunawa ang panawagan ng Panginoon sa aking buhay, at ngayon ako magdesisyon na maglilingkod sa kanya. Umuwi po siya. Na may kagalakan, ipinapanalangin ng mga pastor bago siya umalis. Pero mayroon po siyang problema nang dumating siya sa kanyang tahanan. Ano pong problema ng kanyang naranasan? Hindi pa po siya nagpapaalam ng kanyang ina. Ang malaking problema, hindi din siya nagpapaalam ng kanyang ama. Ngunit nagdidesisyon siya para sa kanyang kaligtasan. Nung gabi niyon, napapansin ng kanyang ina habang siya kumakain. Masaya ang kanyang ina, nag-iisang anak siya. Masaya ang kanyang ama, nagkukwentuhan sa kainan, pero napapansin ng kanyang ina na siya po'y parang hindi masaya ang kanyang anak. No, ang kanyang ama nagbibiro pero siya parang hindi natatalaban sa pagbibiro ng kanyang ama. Sabi niya, maya-maya tinanong siya ng kanyang ina, napapansin kong parang hindi ka masaya. No, parang mayroong tensyon sa iyo na habang tayo kumakain, ano bang problema? Mayroon bang problema? Pero sabi niya, ay mama, wala pong problema. Pero sa totoo lang, itong ngayong gabi ay katapusan na ng Daniel and Revelation Seminar kung saan ako umaatin sa pulong na ginagawa ng mga Seventh-day Adventists. Pero mayroon po akong desisyon na ginagawa bago ako umuwi. Nagdesisyon po akong maglilingkod sa Panginoon. Nakikilala ko ang Panginoon habang ako ay umaatin sa Revelation Seminar at nauunawa ako ang kanyang mensahe. At ako po'y nagdesisyon na maglilingkod, pero nalulungkot po ako dahil bukas ay araw na ng aking baptism at hindi po ako nagpapaalam sa inyo. Kaya nga ngayong gabi, nahirapan po akong sabihin ang tunay na dahilan. Bukas gusto kong magpabaptize sa Seventh-day Adventist. At alam ninyo, ang kanyang ina na kumakain, ang kanyang ama, silang tatlo na kumakain, ang mag-asawa, nagtitinginan, hindi makaimik ang dalawa sapagkat sila po'y devoted sa isang relihiyon. At kilala sila sa kanilang bayan na debuto sa kanilang relihiyon. Hindi ko na babanggitin kung ano ang kanilang relihiyon ngayong gabi. Pero nagtitinginan ang ama, nagtitinginan at ang ina at ang ama, pinupukpok ng ama ang lamesa at sabi niya, yan ang hinding mangyayari kung ano ang gusto mo. At walang mangyayaring bautismo bukas sa sinasabi mo. Magpabautismo ka, mabautismuhan ka lang. No,
under my dead body. At itong tandaan mo, kung magpabautismo ka bukas, patayin kita. Yan ang sinasabi ng Ama. Tandaan mo yan. Hindi ako nagbibiro. Oras na magpabautismo ka sa relihiyon na yan, papatayin kita. Alam ng anak na ang kanyang ama mayroong baril. Alam ng ina na ang kanyang asawa ay hindi nagsinungaling. Umalis siya sa hapagkainan, pumunta siya sa kanyang kwarto. Nag-iisa siyang anak sa kanyang tahanan. Ang ama pumunta din sa kwarto, silang tatlo ay hindi masaya. Pumunta ang kanyang ina sa may kadiliman ng gabi. Sabi niya, anak, ang iyong ama ay hindi nagsinungaling. Ang iyong ama ay mayroong isang salita. Kilala ko ang iyong ama, binata pa yan. At siya po, kapag siya ay magsasalita, gagawin niya. Hindi po siya kaya nga ako'y natatakot. Kung sa akin lang, okay lang. Pero ang iyong ama, kapag siya magsasalita, ay gagawin niya. Kaya nga yung anak niya, ang kanyang anak, umiyak siya. Halos magdamag. Nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, naintindihan ko ang iyong panawagan sa aking buhay. Naintindihan ko ang iyong salita. Naintindihan ko na ikaw ang lumalang sa akin. Naintindihan ko ang ano ang aking kalagayan. Pero gusto kitang paglingkuran. Sabi niya, anuman ang desisyon ng aking magulang, mayroon akong sariling desisyon. Anuman ang kanilang desisyon, hindi ko sila mababago, pero mayroon akong desisyon na gusto kong gagawin. Ang isang desisyon na mapaglingkuran ka. Kaya nga, ang aking desisyon, Panginoon, hinding-hindi na ito mababago. Bukas mangyayari ang bautismo. At alam ninyo, kinabukasan, umalis ang kanyang ama. Sabi niya, babalik ako. At tandaan mo, pag hindi kita makikita sa bahay sa pagbabalik ko, pupunta ako sa simbahan ng Adventist kapag magbibinyagan sila mamaya. Ang baril nakahanda na papatayin kita sa simbahan na yun. Pero alam mo, yung anak, hindi siya umimik. Yung kanyang anak na babae, umiyak. Pero sabi ng kanyang anak, kung papa, kung saan ka, kung yan ang, kung nararapat na gagawin mo ito sa akin. Yan, hindi na niya sinasabi ng kanyang ama, umiyak siya. Pag alis ng kanyang ama, nagbibihis siya, umalis upang pumunta sa pastor. Sabi niya, pastor, ako po yung kabataan na nagdesisyon kagabi na magpapabaptize ngayon. Ngunit mayroon po akong problema. Hindi po pumayag ang aking magulang at ang aking ama, galit na galit. At sinasabi niya sa akin, araw na ako'y magpabaptize, papatayin ako. Pati ang pastor ay nagugulat sa sinasabi ng kabataan. Pero sabi ng pastor, ano ang desisyon mo? Sabi niya, nagdesisyon po ako, pastor, hindi po ako nag-alinlang. Ako po ay magpabaptize sa araw na ito. Alam ko ang aking desisyon ay para sa Panginoon. At ito pong pinakamagandang desisyon sa buhay ng tao na maranasan. At alam ninyo, ang isang kabataang ito, siya po ay profesional. Bagong graduate sa kolehiyo na pwedeng ipagmamalaki ng kanyang magulang. Pero nang narinig niya ang panawagan ng Panginoon sa kaligtasan, mayroong something sa kanyang buhay na makapagpupuno sa kanyang kakulangan. Sila po'y mayaman na pamilya, influential na pamilya. Sila po'y dedicated sa kanilang relihiyon. Kaya nga, napapansin, ini-evaluate ng kabataang ito, pero sabi niya, ang mensahe na aking napakinggan ay para sa Panginoon. At hindi po ako magkakamali kung ako'y magdesisyon sa Panginoon. Sabi niya, anuman ang mangyayari, pastor, lubos na ang aking desisyon. At mayroon akong pakiusap. Kung sakaling ako'y bautismuhan mo, ilalagay mo ako sa pinakahuli. At nangako po ang pastor sa kanya, siya nilagay sa pinakahuli. At nung nandoon na ang pinaka
panahon kung saan sila bibinyagan. Nung natapos na ang sermon ng pastor, sabi niya na narito na po lahat. Ang simbahan, mayroon pong sariling baptistry, mayroon pong sariling binyagan sa loob, at nandoon na po lahat ang mga taong bibinyagan. Marami po sila na nagiging resulta sa Daniel and Revelation Seminar. No? At ang una, sabi ng pastor, ako na ministro ng Ebanghelyo, bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Pero yung alam ninyo, lahat ng bininyagan, masaya. Lahat nakangiti at pagkatapos na bautismuhan, nagyayakapan. Ang magkakapatid sa iglesia, iniyayakap ang bagong kapatid. Niyayakap ang mahal sa buhay, masaya. Kasi karamihan sa tumanggap sa bautismo ay pinahintulutan ng kanilang magulang, pinahintulutan ng kanilang kapatid. Masaya sila habang tinatanggap nila ang seremonya sa bautismo. Pero itong kabataan na nakatayo sa pinakahulihan, mula nang nag-umpisa ang pastor sa pagbibinyag, wala pong tigil ang luha sa kanyang mga mata. Nangangahulugan na maaring ang buhay niya ay ito na, panghuli na ito, katapusan na ng kanyang buhay. Pero alam ninyo ang nangyayari, nang hinawakan na ng pastor ang kanyang kamay, pinakahuli. At nang hinawakan na siya, at itinaas na ng pastor ang kanyang kamay upang siya ay bibinyagan, sabi ng pastor, ako'y nagpapasalamat ng iyong desisyon na hindi kayo nag-alindangan na tinatanggap mo ang panawagan ng Panginoon sa kaligtasan. Ako na ministro ng Ebanghelyo, bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. At nilubog niya ang kabataang ito sa tubig na libingan. Nang nilubog siya, mayroon nagugulat ang lahat na sa galing sa pintuan ng simbahan, nandoon pala ang kanyang ama at lumapit doon, biglang lumapit doon sa baptistry kung saan ang pastor nagbibinyag, binaril una ang pastor at pagkatapos ang kanyang anak binaril niya sa ulo. At nagkakaroon ng maraming hiyawan sa simbahan. At ang mga tao na papanik, hindi nila alam ang gagawin, ang bumaril, lumabas, tumakbo na rin at umuwi sa kanyang bahay. Ang mga tao sa simbahan ay nagugulat sa isang malaking pangyayari sapagkat hindi sila maniniwala na papatayin ng ama ang kanyang anak. Kasi para sa kanila, isang malaking kahihiyan na ang pamilyang ma-impluensya, kilala, ay hindi susundin ng kanilang anak. Binaril niya sa ulo, namatay ang kanyang. Dinalang silang dalawa sa hospital. Ngunit ang pastor nakakaabot at nakasurvive. Ang anak niyang babae, ang babae na binibinyagan, namatay doon pa lang paglabas sa simbahan. No, mapapansin, at napapansin ninyo, ang bersikulo, ang talata na ating binabasa, at gusto ko itong inyong maintindihan. Minsan, ang mga taong naghahanap ng kaligtasan, hindi po madali. Maraming mga taong nakakarinig ng pabalita, mga asawa, babae. At karanasan ko po yan sapagkat ako'y mangangaral. Nang kinuha ko ang kanilang desisyon, nagdesisyon ang asawang babae na magpapabaptize. Pero nang narinig ng kanilang asawang lalaki, nagagalit sila. Kung hindi mo susundin ang aking hiwalayan kita, at karamihan sa aking binabible studyhan, ay ayaw nilang hiwalayan ang kanilang asawa. Hindi po natuloy ang kanilang bautismo. Pero ako'y humahanga sa kabataang ito. Nung narinig niya ang panawagan sa kaligtasan, handa siyang mamatay. Bakit handa siyang mamatay? Sapagkat willing niyang ibibinta ang lahat niyang ari-arian. At ito po yung katotohanan. No? Sapagkat ang talata ng ating binabasa, at pagkakasumpong niya ng isang mahalagang perlas, yumaon siya. Ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at biniliyaon. At alam ninyo, minsan mga kapatid, hindi lang kasalanan ang ating tinatangkilik, ang kapalit sa perlas na yun. At ito pa yung isang nakakalungkot.
na lahat nating tinatangkilik minsan ay hindi sapat. Kung di kasama pa ang ating buhay, kapalit sa perlas na ating hinahanap. Siguro hindi natin ito naintindihan, pero ito po yung napapaloob sa mensaheng aking dala ngayon. Ang perlas na ating hinahanap, no other than Jesus Christ and His salvation and His gospel. At maangkin lamang natin ang kaligtasang ito kung ipagbili natin ang ating ari-arian. Inuulit ko mga kaibigan, walang iba po ang ating pagsariling pag-aari ang ating kasalanan. Pero hindi po natin ipagkaila na minsan kapalit sa kaligtasan na ating hinahanap, kasama na ang ating buhay. At sa parabolang ito, isang side lang yan ng parabola ang aking tinatapik sa inyo. Napapansin ba ninyo sa parabolang ito, pwede nating baliktarin ang pangyayari. Uulitin natin ang talata. Gayon din naman, no? Mapapansin ninyo. Baliktarin natin ang talata. Nakikita ninyo itong perlas. Bago ko ikikwento ito, ay ikikwento ko muna ang isang kolektor ng perlas. Nakikita ninyo itong perlas, mayroong siyam na piraso. Iba't iba po ang uri. Ito pong ginawa ng isang kolektor ng isang mamahaling perlas. No? Iba-ibang kulay. Sabi niya, magaganda ito. Gagawin ko itong koleksyon. No? Napapansin ninyo. At sa nang tinitingnan ko, ganito karami ang kanyang koleksyon. Pero sa dami ng kanyang koleksyon, naghahanap pa siya ng mas mahalaga pa dyan. No? At sa paghanap, nang tinitingnan ko sa internet, ano pa ang mga kulay ng mga perlas? Ganito pala ang mga kulay nila. No? Mayroong violet, mayroong bluish, no? Mayroong puti, mayroong silver naman ang kulay, iba't iba. At alam niyo nung nabasa ko sa parabola, nung nabasa ko sa Biblia ang parabolang ito, nagkakaroon ako ng interes. Saan ba nagmula ang perlas na ito? No? Saan ba nanggagaling ang perlas? Ngunit nung pinag-aralan ko kung saan nagmula ang kasaysayan, kung saan nanggagaling ang perlas, ay nagmumula pala yan sa hindi magandang linalang sa karagatan. Nagmula siya sa isang taklubo lamang. No? Isang clams. Nagmumula sila sa isang oyster. No? Oyster ang tawag niyan. Nagmumula siya dyan. At alam ninyo, bawat perlas na nabubuo sa isang oyster, mayroong mapait at masakit na kasaysayan. At minsan sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi. Mayroong mapait tayong karanasan at masakit na karanasan. Kaya nga hindi ipakatakataka na sa mga Kristiyanong naglilingkod, maraming hindi magandang karanasan. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, "My peace I give to you. But in this world, you have many tribulation." Pero sabi ni Jesus Christ, lakasan ninyo ang loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Sa sanlibutan ito, binigyan lang tayo ng Panginoon ng kapayapaan in the midst of storm. Makalangit na kapayapaan ang ibibigay niya sa atin. At ito po yung kapayapaan na aming naranasan na hindi namin kayang ipaliwanag. Kung bakit kami nagtatalaga sa media ministry, gusto naming maranasan ang kapayapaan ito. Gusto din namin maibabahagi sa inyo ang kapayapaan ito. Sabi ni Jesus Christ, ang kapayapaan, ibibigay ko ito sa inyo. At hindi po ito nararanasan ng sanlibutan. Sabi niya, sa sanlibutan ito, mayroon kayong kapighatian. Nang nababasa ko ito, ay kaya sabi ko pala, bawat palang perlas, kaya mayroon palang mapait na karanasan. At alam ninyo kung paano nabubuo ang isang perlas ay katulad nito. No, napapansin ba ninyo ang isang clams o ang isang oyster sa karagatan? Wala po siyang paa. Ba? Siya po'y gumagapang lamang sa buhangin kung saan niya gustong pupunta, napakabagal niya. At alam ninyo ang kanilang gawain sa karagatan, siya po'y tagalinis ng dumi. At mayroon pong pag-aaral na ginagawa na mayroong isang tubig na nilagyan nila ng putik o tubig sa dagat, nilagyan ng putik. At alam niyo paano nagiging malinaw ang tubig? Nilagyan nila ng mga clams at oyster at nagugulat sila. Iilang oras nilagay nila ang clams, nagiging malinaw ang tubig. Ano ba ang kanilang trabaho sa karagatan? Nilagay sila ng Panginoon bilang tagalinis ng marumi. Alam ninyo ang perlas nagmumula sa
ano, isang linalang na marumi. Ito po ang tunay na kalagayan kung saan nagmula ang perlas. At ang perlas, kapag siya ay nagugutom, mag-aabang lamang siya ng pagkain na malalaglag sa kanya. Nakakaganon lang siya. At kapag mayroong pagkain na dadaan, ay kanya po yung huhulihin at kanyang kakainin. Yun po ang paraan kung saan siya nabubuhay. At naghahanap po siya ng mga marumi at siya po'y naglilinis doon. Pero isang araw, habang siya nakanganga, naghahintay ng mga pagkain, dumaan po ang isang malaking isda. At nang dumaan ang malaking isda, sumabog ang maraming buhangin at pumunta sa kanyang katawan. At nang dumapo sa kanyang katawan, ang mga buhangin ay hindi po niya kaya itong alisin. Sa ano? Bakit siya po'y walang kamay na aalis sa mga buhangin na nahulog sa kanyang katawan? Pero alam mo, araw at gabi ang perlas na ang oyster na ito, siya po'y lumuluha, umiiyak sa kanyang manlalalang. Sabi niya, Panginoon, paano ko ba alisin ang sakit na aking naramdaman? Paano ko alisin ang sakit na aking naranasan? Maliban sa iyo na manlalalang. Alam mo, binigyan siya ng Panginoon ng kaloob. Mula sa kanyang katawan, maglabas po siya ng enzyme. Isang likido na magbabalot sa buhangin. Bawat paggalaw niya, maramdaman niya ang sakit, binabalot po ito ng isang likido na nagmula sa kanyang katawan. Hanggang mapapabilog niya ito unti-unti, palaki ng palaki. At kung ito'y lumaki na sa kanyang katawan, kaya niya itong maipapalabas at mailuluan niya at ang perlas ay lalabas na sa kanyang katawan. Diyan po ang perlas na bubuo. Kaya nga mayroong mga pearl diver, sila po'y lumulusong sa karagatan. At alam ninyo kung saan nila nahahanap ang perlas, kung saan naroon ang maraming mga oyster at mga clams. At mayroon pong mga kolektor ng mga perlas na sila mismo ang nangangalaga ng mga clams. Sapagkat sa pamamagitan nito, lalabas mula doon ang mga perlas. Kaya napapansin ninyo, bawat perlas na makukulikta, mayroon pong masakit na karanasan mula sa katawan ng oyster. At kung titingnan ninyo ang kalagitnaan sa perlas na yan, isang buhangin na dumapo sa kanyang katawan. At alam ninyo, pinag-aralan ko ang Biblia. Kapag tayo makapasok sa langit, pag inyong babasahin ang chapter 21 ng Apokalipsis, hindi ba ninyo alam na kapag tayo'y maliligtas na, anong pintuan sa langit na ang ating papasukan? Anong klaseng pintuan ang ating papasukan? Sa verse 21:21, papasok tayo sa pintuang perlas. No? Pintuang perlas, mababasa natin yan sa 21:12-13. At mapapansin ninyo ang isang pintuan, isang perlas. Bakit ang pintuan sa langit ay isang perlas katulad sa parabola ni Jesus Christ? No? Bakit ginagamit ni Jesus Christ ang perlas bilang bahagi ng parabola na sabi ni Jesus Christ, ang kaharian ng Diyos ay katulad sa isang perlas? Kasi bawat karanasan ng mga anak ng Diyos, katulad sa karanasan ng isang oyster, paano niya nabubuo ang perlas sa kanyang katawan? At alam ninyo mga kapatid, nang pinag-aralan ko ito, bawat Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, hindi masaya lahat ang kanilang naranasan. Mayroon pong mapait at masakit na karanasan bago po nadidevelop ang perlas sa kanilang pagkatao. At ang paano nadidevelop ang perlas sa ating pagkatao, hindi po ito madali. Ipinagkaloob ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating buhay habang tayo naglilingkod. Sapagkat nagnanais ang Panginoon na gagawin niya tayong isang magandang perlas sa paningin niya. At mangyayari lamang ito kung lalagyan niya ng buhangin ang ating katawan, ang ating paglilingkod, ang ating pagkatao. At alam ninyo, pinag-aralan ko ang buhay ni Joseph sa Biblia. Kung siya ay mananatili sa kanyang ama, marami sa kanyang mga kapatid ang hindi maliligtas dahil sa kanyang ama na mayroong favoritism.
At ito po yung masakit na kalagayan. Kailangang ihiwalay ng Panginoon si Joseph sa kanyang sariling ama. Kasi pag hindi ihiwalay si Joseph sa kanyang sariling ama, mayroong anak si Jacob na mapapahamak. Kaya ginawa ng Panginoon upang mailigtas niya ang buong tahanan ni Jacob, kailangan niyang ihiwalay ang kanyang anak. Pero hindi po yun madali kay Joseph. Bago siya ginawang perlas ng Panginoon sa kanyang paningin, kailangan niyang ihulog sa balon. Kailangan niyang magiging alipin sa maraming mga taon bago siya magiging perlas. Masakit na karanasan sa isang lingkod ng Panginoon. Pero ito'y kailangan. Kasi gusto ng Panginoon magiging perlas ka sa kanyang kaharian. At ito po yung nangyayari sa bayan ng Panginoon. Kung kayo naglilingkod sa Panginoon ngunit nakakaranas kayo ng mga pagsubok, masaya ta. Huwag kayong malungkot. Ganyan ang maranasan sa atin. Sa isang punong kahoy, hindi mo makikita ang tatag at tibay ng kahoy kapag siya ay nakatayo at nakikita ang maraming dahon sa kanyang puno. Mapatunayan mo ang isang puno na matibay at matatag kapag dumaan ang malakas na bagyo. At sa paglago bilang Kristiyano, hindi lang ang paglago pataas, upward. Hindi lang kailangan ang paglago ay pataas, kundi ang paglago na kailangan natin ay ang pailalim, yung ground, yung root ground natin. Ano ba ang pundasyon sa ilalim ng puno? At alam ninyo, mapapatibay lang ang ugat natin sa paglilingkod kung maranasan natin ang pagsubok sa buhay. At ito po yung mensahe na nais naming dadalhin sa inyo. Na sa parabolang ito, kung may mga pagsubok man sa ating buhay, isang kadahilanan, mayroong panukala ang Panginoon sa ating buhay. Gusto ng Panginoon, gagawin tayong perlas. Magiging perlas sa kanyang kaharian. Kaya nga sa ating paghahanap sa Panginoon, una bibinta natin ang lahat nating tinatangkilik. Sa gabing ito, bago ako magtatapos, gusto kong tatapusin ang parabolang ito. Baliktarin natin ang pangyayari. Paano ko babaliktarin? Babalik tayo sa talata na ating binabasa patungkol sa perlas, kung saan hinalintulad ng Panginoon ang kanyang kaharian. Ulitin natin ang talata at bibigyan ko kayo panghuli kung paano ko ito ipapaliwanag. Babaliktarin ko ang kalagayan. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong mangangalakal humahanap ng magandang perlas. At pagkakasumpong ng isang mahalagang perlas, yumaon siya, ipinagbili lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Alam niyo sa sulat ni Ellen G. White na nagugustuhan ko, isa sa sulat ni Ellen G. White sa Christ Object Lesson, sinasabi niya na ang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas, no other than Jesus Christ. Kung mayroong merchant man na naghahanap ng mamahaling perlas, si Jesus Christ po yan sa Biblia. At sino naman ang mamahaling perlas na hinahanap ng ating Panginoon? Kung si Jesus Christ, Brother John, ang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas, sino naman yung perlas? Oh. Kung si Jesus Christ naghahanap ng mamahaling perlas, siya yung merchant man, tayo ang perlas na kanyang hinahanap. Kanina ating pinag-aralan ang parabola ng lost sheep. Hindi ba ninyo, kanina inyong nalalaman na ang naghahanap pala sa kaligtasan ay ang Diyos para tayo maliligtas at hindi tayo ang naghahanap sa Diyos. At ito po yung tunay na kalagayan natin dito sa parable of the pearl. Ang merchant man, siya po'y isang kolektor na naghahanap ng mamahaling perlas. Sasabihin mo, kapatid, Brother John, mapapatunayan mo ba ang tao, kung ang tao ang perlas na hinahanap ng mga ngalakal, mapapatunayan mo ba na ang tao ay maituturing na mamahaling perlas? Yes. Paano ko ito, napapansin ba ninyo sa paglalang? Kung bakit po tayo nagiging mamahaling perlas, ganito po ang nangyari-yari sa paglalang ng tao. Sa Genesis 1, kung ating titingnan ang talata, babasahin natin ang talata. Sa Genesis, ipo-forward natin sapagkat dito ko nalagay ang talata sa bandang huli. Genesis, ating babasahin ang Genesis
1:26. Nang nilalang po tayong tao, ano po ang sabi ng Diyos sa kanyang kasamang kapwa Diyos? Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa mga hayop at sa buong lupa at bawat umuusad sa nag-iusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. Babalikan natin, maaari kayong magtanong, ano ba ang value ng tao? Bakit itinuturing ito sa Biblia na mahalagang perlas? Hindi ba ninyo alam na sa paglalang, nilalang tayo sa katulad sa sariling larawan ng Diyos? At alam ninyo, ang nagbigay value sa ating pagkatao ay ang larawan ng Diyos at ang wangis ng Diyos. Alam ninyo kung bakit tayo hinahanap ng Diyos sa isang kadahilanan? Nakatatak sa atin ang larawan ng Diyos at ang kanyang wangis. At ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo pinabayaan. Ito po ang dahilan kung bakit tayo'y hinahanap ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa gospel na ito. Kung ako pala'y isang perlas, hindi ako ordinaryong perlas. Sapagkat ang Diyos itinuturing akong isang mahalagang perlas. At alam ninyo, sa dami ng koleksyon ng Panginoon ng mga perlas, ito lang ang ating planeta ang hinahanap niyang mamahaling perlas. Alam ninyo, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. At ito po ang nagbibigay sa ating halaga. Ano ba ang ibig sabihin ng larawan at wangis ng Diyos? Mayroon pong isang sulat si Apostol Pablo at maganda po ang kanyang elaboration at maganda po ang kanyang paliwanag patungkol dito. Sabi ni Apostol Pablo sa Episo 4:24, at kayo'y magagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ano ang pagkalalang sa atin? Sa pasimula ng paglalang ng Panginoon sa tao, ginawa tayo sa Diyos na isang taong matuwid at banal. At ito po yung larawan ng Diyos sa pasimula. Pero ito po'y niransak ng kanyang kaaway. No? At kung isang tulisan na inagaw ang tunay nating pagmamayari sa planetang ito. At dito nawala ang ating identity. Pero nang natayo'y nahulog sa kasalanan, ang nagmamayari, isang merchant man naghahanap, hinanap niya kung saan naruroon ang kanyang mamahaling, ang isang mamahaling perlas. Pumunta po siya sa isang pamilihan ng perlas. Nung nagtiningnan niya doon, sabi niya, hindi po ito ang aking hinahanap. Naghahanap din siya sa iba pang lugar hanggang nasusumpungan niya ang isang mamahaling perlas. At itong good news ngayong gabi, ikaw at ako ay isang perlas na hinahanap ng Panginoon. At sana sa mensahe natin ngayong gabi, masusumpungan po kayo bilang perlas ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa parabolang ito. Nung nasusumpungan ng isang merchant man ang perlas na kanyang hinahanap, ano pong nangyayari? No? Babalikan natin ang talata, back forward natin ang ating mga ano ngayon. At doon tayo sa talata kung saan ating babasahin ang parabola ni Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ sa parabolang ito? Sabi niya dito sa 48 says, nang makakasumpong ng isang mahalagang perlas, yumaon siya, ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yon. Paano ba tayo binili ng ating Diyos? Nang masumpungan niya ang isang mamahaling perlas, na sinasabi ko sa inyo kanina na tayo po yun, anong ginawa ng Panginoon? Ipinagbili niya ang lahat niyang ari-arian. Tatanungin ko kayo ngayong gabi, ano ba ang ari-arian ni Jesus Christ mayroon siya bago siya bumaba sa ating planeta? Ano ba ang ari-arian ng ating Panginoon sa kalangitan? Siya po'y commander po siya sa lahat ng mga anghel. Marami po sa kanyang naglilingkod ng mga anghel sa kalangitan.
Pero alam ninyo, ang mga anghel sa kalangitan, gini-give up niya niya. Sabi niya, kayo naglilingkod sa akin ngayon. Pero kapag ako'y bababa sa planetang Earth, kung saan bibilihin ko sila, mababa pa ako sa kalagayan ninyo. Sa aking kalagayan ngayon, inyo akong sinasamba. Sinasamba ninyo ako. At kapag ako'y magiging tao, huwag ninyo akong sasambahin. Sapagkat mababa na ang aking kalagayan. Ipinagbili ng Panginoon diyon. Siya ay nakaupo kasama ng kanyang ama sa isang emerald na upuan. Kasama niya ang kanyang ama. Hindi ba ninyo alam? Ipinagbili ng Panginoon yun. Ang lahat niyang tinatangkilik. Iniwanan niya ang kanyang trono sa langit. May liligtas ka lang bilang perlas na hinahanap niya. Ito po ang dahilan kung bakit niya pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik. Wala siyang iniwan. At alam ninyo sa Pilipos 2:5-10, inyong matutunan dyan. Siya po'y nagpakumbaba sa kanyang sarili katulad ng isang alipin. At alipin sa pinakamababang alipin. Pero sa bandang huli, pagkatapos niya iniligtas ang sangkatauhan, itinaas po siya muli ng Panginoon. At ito po yung tunay nating kalagayan. Sa parable of the pearl, dalawa po ang kahulugan nito. Ang mga tao na naghahanap sa Diyos at ang Diyos na naghanap sa makasalanan. Kaya nga po, ito po yung pinili kong pangalawang parabola na aking tatalakayin at umaasa na inyong maintindihan. Ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Hindi po kayo tiningnan ng Diyos na walang halaga. Mahalaga po kayo sa Kanya. Alam ninyo, maraming mga taong nag-suicide. Kasi tinitingnan nila ang kanilang sarili na walang halaga. Hindi pa ninyo alam na matay ang Diyos para sa inyong kaligtasan. Bigyan naman ninyong halaga ang inyong buhay. Ang buhay ay mas mahalaga pa ito sa kayamanan kung ano mayroon kayo. Huwag kayong madi-discourage sa buhay. Ituloy ninyo ang inyong pamumuhay. Samahan kayo ng Diyos. Kung wala pa kayong relasyon sa Diyos, tatawagan ninyo ang Panginoon. Kung hindi ninyo kilala ang Diyos sa inyong buhay ngayon, kami ay willing tutulong sa inyo. Ang programa sa The Gospel of Jesus Christ, kami po'y handang maglilingkod sa lahat ng mga taong nagnanais makikilala ang Diyos. Marami po kaming programa na nilagay ngayon sa YouTube. At gusto ko ng aming programa ay inyong maintindihan ang layunin nito. Ang aming layunin, our mission is your salvation. Ang mission namin, dadalhin ang isang makasalanan sa paanan ng Panginoon at kasama ka kaibigan na nanonood ngayon. Mahalaga ka sa buhay, mahalaga ka sa Panginoon. At ito yung aming panawagan. Kung anuman ang iyong kalagayan ngayon, mahirap ka man sa society, walang pag-aari sa buhay na ito. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ang pinakamahalagang bagay na hinanap ng Panginoon at ito yung dahilan kung bakit siya napako doon sa krus. Binayaran ang iyong kasalanan. At ang panawagan ng Panginoon, ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Itataas ang antas ng iyong pamumuhay. Alisin ang iyong kasalanan kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Sana sa gabing ito, inyong naintindihan ang aming pabalita ngayon. Kung ikaw nanonood, nadadama mo ito, nais kitang ipanalangin at imbitahan kita na yuyuko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin ngayong gabi. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na sa araw na ito, nagawa namin ang dalawang parabola sa estudyong ito kung saan ginanap namin ang gospel. Sinigaw namin ang mensahe about the gospel of Jesus Christ. Panginoon, alam namin na maraming mga tao sa sanlibutan hindi nakakaunawa sa pabalita ng kaligtasan. Ibinigay, nakasulat ito ng Panginoon sa na mababasa nila ito sa Biblia, ngunit kapag hindi kanilang nababasa, ay hindi nila maintindihan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kaloob ng ninyo sa iglesyang ito, ng sulat ni Ellen G. White, nagbibigay sa amin ng liwanag paano namin unawain. At nais naming isishare ang aklat niya, Christ's Object Lesson. Lahat ng parabola, maintindihan nila. At kung hindi nila ito maintindihan, aming itatapik sa programa sa The Gospel of Jesus Christ upang ang tinig ninyo marinig sa buong mundo. Nandito po kami, Ama, bilang aba ninyong lingkod na ginagamit
ninyo sa gawaing ito. Nandito po ang aming tagapanood ngayon. Maraming mga taong nawawalan ng pag-asa dahil sa kahirapan at hindi maintindihan sa kalagayan namin ngayon sa sanlibutang ito. Walang assurance. Walang kapanatagan. Maraming mga problema. Pero salamat sa programang ito kung saan mapakinggan nila ang pabalita na minamahal ninyo silang lahat. At umaasa kami, Panginoon, abutin ninyo sila. Gagawin ninyo kaming kamay bilang inyong mga kamay na maabot ninyo ang kanilang kalagayan. At bilang inyong kasangkapan, abang lingkod ninyo, gagawin ninyo kaming kasangkapan. At pagpapalain ninyo ang lahat na nanonood ngayon. Ang kasama namin ngayon, sila. At napakinggan namin ang inyong pabalita. Maaari pa, Panginoon, ingatan ninyo ang kanilang buhay. Bilang perlas na inyong hinahanap, sana'y kasama sila sa mga kaluluwa na inyong masusumpungan. At ilaan sila sa isang kaligtasan, pangako sa buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pinapanalangin namin ang lahat sa mga taong manunood. Iligtas ninyo sila sa sanlibutang ito na puno ng kadiliman. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat, Panginoon.